Pitaya, or mas kilala sa tawag na dragon fruit, benefits and uses. Ang dragon fruit ay isang tropical na prutas na may kakaibang itsura at lasa. Mayroon itong makulay at parang kaliskis na balat na maaaring kulay rosas, dilaw o pula. Ang laman ng dragon fruit ay puti o kulay pink na may mga buto na maliliit na kulay itim. Mayroon itong mild na tamis na lasa na parang pinaghalong kiwi at piras. Naglalaman at mayaman sa iba't ibang powerful na antioxidants, kabilang ang vitamin C, beta-carotene at polyphenols na tumutulong protektahan ang mga cells mula sa damage na dala ng free radicals, nagre-reduce ng oxidative stress, tumutulong ang antioxidants na inutralize ang mga free radicals sa katawan, tinatanggal ang oxidative stress at pinipigilan ang pinsala sa mga cells at tissue, dahilan para maiwasan ang panganib ng mga malalang sakit, so katulad ng cancer, maituturing na silent killer at isa sa pangunahing dahilan ng death dito sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo. Malaki ang kinalaman ng mga kinakain, mga pinapasok sa katawan. Sa panahon ngayon, majority sa mga available na pagkain sa market ay chemically treated or highly processed foods. Dagdag pa dyan ang polluted at toxic na hangin, dahilan ng pagtaas, paglubo ng sakit na cancer. Dapat gawin para maiwasan, malabanan ang cancer cells, iwasan ang pagkain ng matatamis, mga oily, fatty, maaalat at processed foods, mga nakapackaging. Kumain ng mga high fiber food, mga naglalaman ng antioxidants, anti-inflammatory, like gulay, prutas, kumain ng more on natural, organic. At isa na nga sa best option ang dragon fruit na isama sa diet sa araw-araw. Maaari itong kainin na sariwa, ihalo sa salad, o kaya i-blender at inumin as juice. Ang dragon fruit ay mayroong anti-cancer effect, bagamat hindi ito lunas para sa cancer. Naglalaman ito ng mga bitamina, minerals, dietary fiber, at mataas na antioxidants. Nagbibigay ito ng mga potential na benepisyo at nag-i-improve ng pangkalahatang kalusugan, beneficial, nakakatulong, protektahan ang mga cells mula sa pinsalang dulot ng mga free radicals na pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng sakit. Sakit sa puso at stroke. Isa sa most common na sakit ng mga Pilipino at isa rin ito sa maikonsider na triador na sakit. Ang fiber at antioxidant sa dragon fruit ay maaaring makatulong na mapababa ang level ng kolesterol at mabawasan ang panganib ng sakit sa puso. Sa pamamagitan ng maayos at malusog na cardiovascular system. Mabisang panlaban sa mga infections, so katulad ng respiratory tract infection, bronchitis, allergic rhinitis, kasama rin dito ang ubo, sipon, lagnat, pinapalakas ang immune system. Ang mataas na nilalaman na vitamin C sa dragon fruit ay maaaring palakasin ang immune system, responsible para mas makalaban sa mga bacterial at viral infections. Kasama rin dito ang diabetes, mababang glycemic index, mayaman sa fiber, puno ng mahalagang bitamina at minerals, kabilang ang vitamin C, iron at magnesium,
na tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar, mabisang panlaban sa oxidative stress, at pamamaga na kadalasang nauugnay sa diabetes at mga complication nito. Mataas ang water content na mainam, responsible sa kidney function, isang mahalagang aspeto, benefits para makontrol ang diabetes. Nagbo-boost ng metabolismo or tumutulong sa panunaw, simpleng pag-maintain ng maayos na digestion, malaki ang epekto, benepisyo para maiwasan ang iba't ibang sakit at malaki ang epekto para maiwasan ang kidney at liver failure. Ang dragon fruit ay naglalaman ng parehong soluble at insoluble fiber na maaaring makatulong sa panunaw, nagdudulot ng regular na pagdumi, at naiiwasan ang TB at iba pang colon problems. Generally, nasa maling pagkain ang causes ng sakit na lalong pinapalala ng sobrang pag-inom ng gamot. Madalas, nagiging unhealthy kahit ang mga gulay at prutas dahil sa proseso. Maaalat, mamantika, matatamis, or ginagamitan ng artificial food flavoring or coloring. Mahalagang bigyan natin ng importansya ang pagkain ng tama para sa maayos na kalusugan. Sana ay makatulong. Again, ang purpose ng video na ito ay pang-informational at hindi pamalit sa mga medical experts' advice and treatment. Ugaliing magpa-check up. At muli, inaanyayahan ko kayo na mag-participate, magmalasakit sa ating paligid kahit sa maliit nating mga paraan. Mag-participate sa reduce, reuse, and recycle para makabawas ng plastic waste. At para sa mga may tanong, request, suggestion o correction, or sa mga gustong mag-request ng content about halamang gamot, just comment down below. Maraming salamat sa panunood. And may God bless us all.